Yun. O, game na. O, happy birthday, Ed. Si... Ano ba? Ba't sumasagot ka? Sabi ko tahimik lang eh. Oo. Time ko to eh. Ako yung artista rito eh. Extra ka lang, ha? Sige. Huwag ka maingay. Huwag kong sasalita. Ha? Okay. Okay. O, tahimik. Ulit. Happy birthday, Ed. Sabi nila gawan daw ng video. So, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So, ito, naglista na lang ako ng ano, ng something na tungkol sa'yo. Si Ed yung ano, yung ginagamit yung Rubik's Cube bilang icebreaker para magkakilala kayo. Nung first ano namin, first day namin sa office, sa Accenture, tahi-tahimik lang kami, hindi kami magkakakilala nun. Tapos lalapitan ka niya, sabihin niya, ang pinakabungad niya, pare, oh, sirain mo itong ano, tuloy mo itong Rubik's ko, ayusin ko. Skeptic ako nun kasi wala akong kakilala nakakaayos ng Rubik's eh. Sabi ko, di na, ganyan-ganyan, blah, blah, blah. Hindi pare, try mo lang, ayusin ko yan, promise. Ganyan siya. Tapos, di ginulo ko. Tapos magkukunwari siya, nahihirapan. Parang hirap pa, try, osi tayo. Pagbaba namin sa Yosihan, usap, kwento-kwentuhan. Tapos bago matapos yung Yosihan, papayta niya, oh pare, ito, ayos na. May kaya talented siya ron. Tapos yung sa Yossi, siya yung nagturo sa akin manigarilyo tsaka mag-inom. Hindi ko naman gawain talaga yun. Siya lang talaga yung pinaka ano, ma-influensya sa amin. Namimir siya yun eh, kasi laking tao niyan eh. Pag hindi ka nag-Yossi o kaya ano, suntuin ka talaga niyan eh. Bi ay yun. Hindi ko alam kung bakit naging ninong nito yun eh. Napakasamang tao niyan. Tapos siya rin yung ano, nung naging group lead na siya, napakaseryoso niya, napakaseryosong tao. Siya yung nagpapa-meeting ng ano, ng may nagbabaging na kulangot sa ilong. Kung natanda mo yun, nakakadiri ka na eh. Pinaghinto mo yung trabaho na, no, para magpa-meeting, no? Tapos may kulangot. Tapos, yung bilang Filipino citizen, ano rin yan, the best din yan said. Kasi nung one time na kumakain kami sa KFC, umorder ako ng two-piece chicken, eh di ba, isang big part, isang small part yung ano, yung pinaprovide sa'yo. Siya yung nagalit sa akin, siya yung nagalit, kasi sabi niya, gusto sabi niya, ano, gamitin mo yung ano, yung right mo bilang consumer. Gamitin mo yung right mo bilang consumer, ganyan. Sabi ko, hindi okay na to, hindi pare, palitan natin yan, ganyan. Pinalit niya, pagbalik niya parehas na, no? Parehas big piece na yun, no? Sabi ko, punta ayos to, ah. Tapos, eto, may trivia pala. May trivia, si, alam niyo ba na, ang super proxy, ang original na kumanta nun, eh, Hagibis. Si Ed nagsabi nun, tanong niyo kay Earl, alam ni Earl yun. Buong weekend siya nagaharap ng mada-download nun. Tandaan niyo, ah, Hagibis, super proxy. Tapos, ito yung mga dabes eh. Yung meron kami dating ginawang offline payakin si Au. Kasi si Au nun, yun yung mga, kumbaga, parang baby-baby namin doon. Napag-tripan namin na payakin siya. Lahat ng pangasar, gawin natin ganyan. Sige, fine, ganyan. Tinawag lang siya si Aupad, si Habayanas Girl, si Walang Pag-unlad. Lahat yan, puro asar. Hindi niya tinitake na seryoso. Ganyan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, talagang pinupog namin ang asar. Hindi siya natinag. Tapos Friday, naglib ako. Pagdating ng Monday, inaasar ko uli si Au. Tapos sabi ni Ed, uy, huwag mong pakalaman niya si Au. Ganyan, seryoso yan. Sabi ko, bakit? Taray, Aussie tayo. Tapos pagbaba namin, sabi nga, tangina niya, nung nakalib ko nung Friday, inasar ko yan, bitawa ko ng isang asar, umiyak eh. Sabi nga, last hirap na hirap daw siyang patahanin. Pero eventually naging ano naman. Eh, harot ano lang. Harot, mag-uto lang. Tapos, nung newbie kami, nung mga rookie days namin doon, 1994, sa Accenture, meron kaming tinatawag na weekend reconciliation pag yung parating ni allowance. Na Ed. So, tapos kanya-kanya kami settlement ng mga accounts namin yan. Si Ed, may code name yan. Si Ed.
Yun lang, hanggang doon lang. Tapos, kita mo, binaliktad ko to. Marami to, boy. Sisirain kita. Sisirain kita, boy. Tapos, ang sinong first love ni Ed? Sino first love ni Ed? Hindi mo alam? Oo, oh, ang first love ni Ed, lalaki. Lalaki? Mm-mm, bakla yun si Ed eh. Oo, oh, love na love nun si ano, si Jay Contreras. Oo, oh, kita. Umiiyak yun pag ano, pagdating kay Jay, umiiyak yun. Oo. Oh. Kung makaabang kay Jay Contreras yun, kala mo long lost boyfriend. Umayakap pa. Di ba Ed? Umayakap pa yan. Tapos, si Ed din nung ano, nung may liga sa ano, may liga sa Accenture. Kasama yan eh, basketball team. Naka-line up yan. Kailangan namin ng malaki eh. Kailangan namin ng malaking tao eh. Sip muna ako ng kape ha. Kailangan namin ng panentro eh. Kasi si Ed yung ano namin eh. Yung centro point guard namin. Kaya siya yung center point namin nun eh. Tapos, nagpa-timeout, eh hindi siya nakapaglaro pala, nakalimutan ko. Hindi siya nakapaglaro, nasa sideline lang siya kasi injury yan eh, pag-dunk niyang ganun. Yung shin niya, tumama sa ring, kaya medyo may pilay, hindi na nakapaglaro. Tapos, tumimeout yung coach namin, si Ed yung nasa sideline, namamahid ng kulangot. Oo, hindi ako yung nabiktima niyan. Si Mercado. Pinahira niya. Oo, yung isang ninong mo yun. Pinahira niya ng kulangot. Gago talaga yan eh. Tapos, isa pa sa mga kalokohan niya ni Ed, sama-sama kami nung trinay namin makot ng bundok. Si Ed yung gumagawa na sarili niyang trek. Takotin namin ganyan, tapos bigla kami liliko ng kanan. Si Ed, lumiliko ng kaliwa yan, naghahanap ng sariling trekking yan. The best yan si Ed eh, pwede mag-mountaineer mag-isa yan eh. Ed. Tapos, 7 minutes na pala to. Tapos, si Ed, hindi halata pero seryosong tao, tsaka religious. Religious. Yung mga nakakaalam dyan, alam niya kung kanino namamanata yan. Labis yan. Yung something na hindi ko kayang gawin. Yan, something na proud ako sa kanya. Bukod dun, isa pang pinaka-fraud ako sa kanya, loving family man, tsaka mabuting kaibigan. Kahit medyo ano, medyo BI. Medyo BI siya talaga. Manigarilyo, mapaano. Okay naman siya overall na kaibigan. I can't wait to see you guys again pag ano, pag nag-reunion tayo. Set na natin yan. Si Mowell daw, pag bumaba ng barko, 1,000 daw siya ulit. Again boy, happy birthday. Say happy birthday siya ninong man. Happy birthday. Ninong. Ninong. So, yun. Maraming salamat pare sa lahat. See you soon again. Naminom tayo. Apir. Ay! Tinatanong mo ba kung nasaan kami? Dito lang kami sa maliit na yate ng anak ko. Papakita ko lang sa'yo ha. Ayan o. Oh. Ayan yung, ito yung yate namin. Oh. Dito kami nagre-relax pag ano. Yan yung nasunog naming ano, palaisdaan. Binabantayan ko lang. Kasi papatayuan ko ng mall yan eh. No? Maraming salamat. See you soon pare.